unang pagkakataon mula nung nagbitiw sa gabinete ang vice-presidente, nag-cross muli ang landas nila ni Pangulong Rodrigo Duterte. Nangyari ito sa meeting ng LEDAC o ng Legislative Executive Development Advisory Council. May report si Joseph Moro. Magkatapat sina Pangulong Duterte at Vice President Leni Robredo sa pulong ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Lupon ng tagapayo ng Pangulong LEDAC at isa sa 20 miyembro nito ay ang Vice Presidente. Ito ang unang beses nagkaharap ulit ang Pangulo at ang Vice Presidente matapos mag-resign ni Robredo bilang Chairman ng HUDC o Housing and Urban Development Coordinating Council. Kasunod yan ang abiso ng Pangulo kay Robredo noong Disyembre na huwag na raw itong umatend ng mga cabinet meeting dahil sa pagdalo raw ng Vice Presidente sa mga rally laban kay Duterte, bagay na pinabulaan ni Robredo. Mag-unit ang binawi rin ng Malacanang ang imbitasyon nito kay Robredo na dumalo sa taunang Van den Noor na inihahanda ng Pangulo para sa diplomatic community. Like I said, everybody seemed to be civil. Smiling. Pero nitong LEDAC meeting, biniro daw ulit ng Pangulo si Robredo tungkol sa tuhod nito. Isang birong dati nang hindi nagustuhan ni Robredo. Again, he made some passing reference. It was a humorous reference and I think the president, the Vice President understood the context this time. It's a design reference to hindi nagle-labor. Hindi nagtatrabaho? Hindi namutuhod. Ilan sa mga napag-usapan sa LEDAC ay ang posibleng hindi pagsasagawa ng barangay elections, tax reforms at iba pa. Sa ngayon ay naghahanay lamang daw ang House at Senate ng mga panukalang batas. Mukhang mapapadalas ang pag-cross ng landas ni Pangulong Duterte at ni Vice President Robredo dahil gusto rin ng Pangulo na gawing mas madalas ang pulong ng LEDAC isang beses kada 3 buwan. Do you think all is well, sir, with the President and the Vice? Everybody is mature about these things. Joseph Morong, Gemini News.